kung ang isang tao ay hindi handang makipagsapalaran para sa kanyang mga komentaryo, alinman sa kanyang mga opinyon o siya ay hindi mabuti. Dahil napakadaling punahin ang isang tao kapag hindi siya pabor dito at gawing sisihin kahit na sa mga pagkakamali ng iba. Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang nagbangayan dahil sa pagpuna sa kanya-kanyang mga ginagawa. Nagbanggaan ng mga salitang mas maanghang pa sa mga dilang maanghang at naglabas ng kanya-kanyang kapintasan na umabot sa personalan. Totoo ngang ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang kawalan ng kritisismo. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang tumanggap ng tapat na pagpuna mula sa isang estranghero. Ang kwento ng mga bangayan, pintasan at hamunan ng duelo ni na Mayor Duterte at Waldy Carbonell. Ang bakbakang inabangan ng lahat. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa simula pa lang ay maituturing natin na mortal nang magkaaway palagi ang mga politiko at ang mga komentarista. Dahil sa lahat ang pinakaayaw ng mga nakaupong pinuno ay sinisira ang kanilang mga pangalan. Gayong kahit minsan ay may basehan naman talaga at may katotohanan ang mga pagpuna na siya namang trabaho ng bawat komentarista. Pero ganun paman, sa kabilang banda, hindi lahat ng pahayag ng mga komentaristang ito ay maituturing din na serbisyo publiko lamang. Sapagkat meron din silang mga pansariling paninindigang politikal na nais ipatupad, gayong hindi naman sila ang nasa posisyon gaya ng mga politiko. Kaya't sa huli ay nagiging personalan ang kanilang mga bangayan. Huling bahagi ng dekada 80 pa lang nang magsimula ang napakahabang panahong paghahari ni Mayor Duterte sa Davao, na noong mga panahon na yun ay pugad ng mga komunista at iba't ibang uri ng insurhiya. Sa kanyang paggamit ng kamay na bakal, unti-unti niyang nabago ang imahe ng Davao City patungo sa mas maunlad na pamumuhay na nalalaman nating lahat bago pa man siya naging pangulo ng bansa. Ngunit sabi nga nila, kahit na anong gawin mo ay meron at merong kukontra sa iyo, lalo na yung mga kalaban mo sa iyong mga paniniwala. Ang naging mortal na kaaway niya noon sa Davao City ay ang dati din niyang kaibigan na si John Poras Pala, na naging leader din ng vigilante group na Alsa Masa bago naging komentarista sa mga radyo at pahayagan. Walang sinasanto itong si John Pala kung tirahin ang mga politiko gamit ang kanyang matatalas na dila. At meron na po tayong hiwalay na kwento sa kanyang kasaysayan sa description box sa ibaba kung nais nating balikan. O sa madaling salita, para paiksiin ang kwento, mula sa pagiging magkaibigan ay naging mortal na magkaaway ang komentaristang si John Pala at si Mayor Duterte. Dahil ayon sa kanya ay isa itong mamamatay tao na ang kinakaya-kaya lang ay ang mga maliliit na nilalang. Ngunit ang buwelta naman ng mayor ay isang kurap at bayarang journalist itong si John Pala. Sa haba ng panahong sila ay nagbabangayan ay 2 beses inambus ngunit nakaligtas si John Pala. Ngunit sa 3 beses ay napuruhan din siya at namatay din mula sa bala ng kalaban. Para sa mga kapwa komentarista ni John Pala ay iisa lang ang may kakayahang gumawa ng ganun sa kanya na wala ngang iba kundi si Mayor Rodrigo Duterte. Pero hindi naman ito tahasang inami ng mayor, bagamat ang depensa niya ay nararapat lang iyon kay John Pala dahil sa dami ng nagawa niyang atraso sa iba't ibang mga tao. Samantalang sa kabilang banda taong 2003 noon, nang si Waldy Carbonell na isa ring komentaristang nakabase naman sa Maynila ang siyang naipadala ng kanilang kapisanan ng National Press Club upang magtungo sa Davao City bilang bahagi ng mga nag-iimbestiga at i-cover ang pagkakapaslang sa kapatid nila sa larangan na si John Pala. Si Waldy ay isa ring dating news anchor ng ANC o The Filipino Channel at minsan ang nag-cover sa gitnang silangan sa kasagsagan ng giyera sa Iraq. Meron din siyang regular na programa sa iba pang mga istasyon sa radyo at telebisyon gaya na lang ng NBN Channel 4, ang programang 45 minutos na mapapanood tuwing Sabado ng gabi. Ngunit higit sa lahat ng ito, si Waldy Carbonell ay mas nakilala din ng lahat sa kanyang pagiging political commentator. At kung gaano katapang itong si John Pala ay ganun din ang isang Waldy Carbonell. Sa kanyang pagdating sa Davao City noong taon na yun, ay hindi pa pamilyar si Mayor Duterte dahil nga nakabase siya sa Maynila.
Kaya't nung makarating sa kalaman ng mayor ang presensya ni Kawaldi at sa kanyang pagiging mausaysang komentarista, ay nagalit dito ang mayor at sinabing sino siya para mag-imbestiga sa kaso. Ang mga ito ay ayon mismo sa pahayag ni Kawaldi na mapapanood natin sa kanyang sariling YouTube channel. Ayon sa kanya, noong mga panahong nag-iimbestiga siya sa pagkamatay ng komentarista at kaibigang si Junpala, ay pinagmumura siya ni Mayor Duterte dahil sa pakikialam nito sa isyu. At sa tuwing mga ngatwiran si Kawaldi bilang isang journalist ay palagi niya itong sinasabihan ng masasamang salita kasama na ang pagmumura at ang pangungutya ng salitang duwag. Sa kasukdulan ng bangayan ng dalawang ito ay dumating na rin sa puntong hinamo ni Mayor Duterte ng duelo sa baril ang komentaristang si Kawaldi. Mabilis na kumalat ang hamunang iyon sa lugar, lalo pat marami na rin iba pang mga journalist ang nagko-cover sa pagkakapas lang kay Junpala. At dahil dito ay napatuon nga ang kanilang mga atensyon sa banggaan ni na Mayor at Kawaldi at nag-aabang sila ng susunod na mangyayari. Sa simula ng paghamon ay muling nangatwiran si Kawaldi, pero muli siyang sinabihan ng duwag at muli ay naghamon ang barilan na sa pag-aangas pa ni Mayor Duterte ay nagwika siya na magdala pa daw ng dalawang ekstrang magazines na mga bala si Kawaldi bukod pa sa nakasalpak sa kanyang baril. At dalawang pirasong bala lang ang gagamitin ng mayor laban sa kanya bilang partida. Dahil sa pag-insultong iyon ay tumugon nga sa hamon si Kawaldi Carbonell sa itinakdang araw, alas 9 ng umaga sa harapan ng City Hall. Ay nauna pang dumating sa itinakdang oras si Kawaldi at nakasuot siya ng magarang kasuotan at nakahanda para sa formal na pagduduelo, habang ang mga reporter ay nasa isang sulok na mga takot lumapit sa kanila dahil nga sa banta ng magkakabanatan anumang sandali. Matagal nakatayo sa harapan ng City Hall si Kawaldi na hindi naman kinakikitaan ng dalang baril. Ngunit ang masaklap nito ay no-show ang naghamon ng duelo na si Mayor Duterte. Kaya't pagkalipas ng ilang sandali pa ay umuwi na rin si Kawaldi at idineklarang nanalo siya by default. Pero gaya nga ng nabanggit natin kanina, ang mga ito ay at least sa versyon ni Kawaldi ayon sa kanyang pahayag sa kanyang YouTube channel na pwede nating bisitahin para sa karagdagang impormasyon. At simula ng mga sandaling iyon ay naging mahigpit na siyang kritiko ni Mayor Duterte hanggang sa maging pangulo ito ng bansa. Buong tapang niyang binabanatan ang mga sa palagay niya ay maling desisyon ng Pangulo, ang pagbubunyag sa investigasyon ng Davao Death Squad, ang kaso ng mga natutokhang sa droga, ang pagkampi sa China kung saan palagi pa siyang nagsusunog ng bandila ng China dahil sa kanilang pag-okupa sa West Philippine Sea, at iba pang mga isyu sa ating bayan na isinisigaw ni Kawaldi Carbonell hindi lang sa Pangulong Duterte maging pati sa mga alipores nito. Sa katunayan, gumawa pa siya ng isang aklat na naglalaman ng pagkontra sa pamamalakad ni Pangulong Duterte. Ngunit noong 28 ng Agosto taong 2022, isang umaga habang nagjajaging si Kawaldi sa may bahagi ng Rojas Boulevard, ay bigla na lang siyang inaresto ng Criminal Investigations and Detection Group o CIDG ng Pulis Caloocan dahil meron na pala siyang arrest warrant na ibinaba laban sa kanya na mula naman sa bayan ng Pidig sa Ilocos Norte. At ito ay para sa kasong 6 count of cyber libel na isinampa ng kanilang Mayor Eduardo Gilen, na nag-ugat naman sa maanghang na pahayag ni Kawaldi sa kanyang YouTube channel pa rin sa di umano'y marangyang pamumuhay ng mayor na ito sa kabila ng kanyang dapat ay paglilingkod sa bayan. Umalma pa si Kawaldi habang inaaresto at sinabing mas gugustuhin na lang niyang patayin na lang siya ng mga oras na yun kaysa sumama sa mga pulis. Ngunit siya ay nadala din sa Campo Crame upang doon ay kuhanan ng mugshot at pinayagan siyang magpiyansa ng halagang 72,000 kada bilang ng libelong isinampa laban sa kanya. Pero hindi sapat na dahilan nito para siya ay tumigil sa laban. Dahil palagi niyang sinasabing mas mabuti nang laging lumalaban para sa bansa kaysa manahimik kahit na anong mangyari. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain at lalo pa siyang naging palaban matapos mamatayan nang isa na namang malapit na kaibigan sa kanya at kapatid din sa larangan, at ito nga ay si Copper C. Lapid na namatay din sa bala ng mga kaaway sa pamamagitan ng asasinasyon. Si Kawaldi Carbonell ay nagpapatuloy sa kanyang pagiging matapang na komentarista sa kanyang channel bilang isang kawal ng demokrasya magpasa hanggang ngayon. Pupurihin ang tama ngunit uusigin pag may mali.
Samantalang ang kanyang nakaaway na si Mayor Duterte ay nananahimik na sa kanyang pribadong buhay at nagretiro bilang isang matagumpay na politiko. Pero ang tanong ng lahat, ano nga kayang nangyari kung totoo man o natuloy ang duwelong iyon? Marahil ay ibang-iba ngayon ang kasaysayang naganap sa Pilipinas. Dahil marahil ay baka nawala ng isang Pangulong Duterte na nakaupo sa pwesto o dili kaya ay isang matapang na komentarista na sumisigaw sa katiwalaang nagaganap sa bayan natin. Kung ang isang tao ay hindi handa makipagsapalaran para sa kanyang mga opinyon, alinman sa kanyang mga opinyon o siya ay hindi mabuti. Dahil napakadaling punahin ang isang tao kapag siya ay hindi pabor dito at gawing sisihin kahit na sa mga pagkakamali ng iba. Ikaw kaibigan, nasanay ka rin ba sa sistemang kampi-kampi na itinutuwid kahit ang baluktot ng mga katwiran? Paano mo pinapanindigan ang iyong mga salita? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!